Kamusta mga kribib? Welcome back ulit dito sa channel na to, Unboxing Simulator. Sa video na to mga loads, papakita ko sa inyo mga loads kung paano ko ba pinapak yung pellet gun. So, meron tayong eto, Feisheng M4 carbine. Ayan, Sima brand yan mga loads. So, ang ginagamit ko nga palang karton mga loads is yung makapal talaga. Eto, ayan, kung napapansin nyo, double stack yung kanyang pagkagawa ng karton na to. At usually mga loads, sinahanap ko yung medyo bago pa na karton, yung hindi pa ano, kalustay or merong mga damage o butas-butas. Tulad nito, ayan, bagong-bago pa siya sa tingin mga loads. Ayan. Nabili ko lang ang mga karton ko mga loads sa isang mall dito sa malapit sa amin. You know, solid talaga yung tunog. Alright, kurtihan na natin ang karton na to mga loads. Based sa haba at laki nitong Feisheng M4 carbine. So mahalaga nga pala na gagamitan ko ng measurements ang paggawa ng sides ng karton mga loads para precise talaga yung pagkagawa ko ng isang box. Ayan. So chine-check ko muna mga loads kung gumagana ba yung item na ipapak ko bago ko siya ihatid sa or ship out mga loads. Para naman, masecure natin kung gumagana pa. So, complete yung kanyang mga parts. Ayan. Eto. At yung screws. Isang screw lang ang libre niya mga loads. Yun. Kompleto. At disfiring tayo. Yun. At patatamaan natin yun dun mga loads. Tingnan natin kung gagana pa. Naikas ako na pala. Yun, tumama. Dito, try natin. Yun. Dito naman. Ayan. Ewan ko, di nakikita sa camera. Pumuputok siya. Ayan, dumidikit yung bala. You know? Yung iba nandun naman. So, gumagana tong item na ihahatid natin mga loads. I-measure na natin yung karton. So sa part na to mga loads, minimeasure ko na nasa around 3.5 inches yung height ng gagawin ko na karton. So, eto. So, nagawa ko na yung kanyang height mga loads, height ng karton. Eto, 3.5 inches. At dito rin. Ayan. So, pagtupiin natin yan, ganito siya. Ayan. Ayan. Magmumukha siyang ganyan mga loads. Kanyang height. Ayan. Sunod naman ay yung kanyang length sa ibabaw ng karton or pantakit. Makita ko sa inyo. Eto, nagawa na natin yung kanyang pantakit. Ayan. So, tutupiin ko na siya mga loads at ititape yung mga gilid na parts niya para maging box na siya. Eto mga loads, nabuo na yung box. Ayan. At may cover na din. So, hindi pa tutapos mga loads. Tingnan nyo, medyo gumagalaw pa yung box at delikado pang pwede maapakan tas mapisa or madent dito sa tagiliran niya. So ang susunod na steps mga loads, gagawan ko siya ng mga support na karton at idudouble ko rin yung mga yung kanyang takip sa ibabaw at sa ilalim mga loads para mas tumibay pa yung karton natin. Thank you.
ito mga lods. Nakagawa na tayo ng pang-double stack niya dito sa baba. At ito naman sa ibabaw. Ayan, pang ganyan. So, mamaya kapag isisirado ko na yung tatakpan ko na yung karton, lalagay ko muna ito mga lods. Saka, tatakpan at ipapackage ng tape. Ayan. Ngayon, gagawa na naman tayo ng support dito sa kanyang height. O ganyan. So, i-measure ko lang yung laman niya dito. Ayan. Tapos, kukunin ko yung height niya dito sa mga tagiliran niya, loads. Ito yung support natin, loads. At hindi na ito 3 inch and a half ang kanyang height. Ayan. Nasa around 3 inch na siya. Depende yun, loads. Kasi, nilagyan na natin siya ng pang double stack na karton dito sa baba. At nag-adjust na lang din ako na kuhanan pa yung kanyang height. Kasi lalagyan natin siya ng stack dito sa ibabaw. Ayan. So magiging ganyan yan, loads. Ayan. Dito, mamaya. Ganyan. So ang purpose ng paggamit ng support mga loads na paganyan, pahaba. Ayan, pahaba. Is para hindi madaling makrush yung karton. Tignan nyo. Yan o, matigas. Yan. Hindi ka agad matutupi. Kung pabaliktad yung paggawa natin ng support ng paganyan, ayan, pabaliktad, pahiga, madaling makrush yan mga lods. Tignan nyo. Ayan. Natupi. So, mahalaga na paganito yung paggawa ng support. Ayan. At ganun din sa kanyang support sa baba mga lods at sa ibabaw. Dapat pag ganito din. Kasi pa ibabaw siya. Ayan. So ang inaasahan natin, hindi siya madaling mabali o matupi dito sa gilid. Yan o. Yan. Hindi siya madaling matupi o mabali dito sa gilid. So yan ang magsusuporta sa gilid ng ating karton. At ito naman ang magsusuporta sa ibabaw ng karton at baba. So gagawa lang ako ng maraming ganito mga lods. Enough na makover yung laruan na ilalagay ko. Yun. Eto, gagawa na ako ng maraming support mga lods. Tingnan natin kung enough na ba to para sa ilalagay natin na face shop. So, ang inuuna kong lagyan ng support mga lods is itong mga gilid na part. Ayan. Nadamihan ko talaga yung paglagay dito sa gilid mga lods. Eto mga lods. Ayan. Di na gumagalaw yung karton. No? Ayan. So, napaka-secure na pagkalagay natin ng mga support na karton. You know? At siya nga pala mga lods, mahalagang gumagalaw ng kaunti. Ayan. Mahalagang gumagalaw siya ng kaunti. Yung iba pa mga parts. Para in case na may tapon or mabagsak yung package natin, hindi ka agad direkta na tatama sa item yung impact ng pagkakulog ng karton mga lods. So ilalagay ko na tong kanyang plastic. Ayan. Bilang patunay na bago siya. At lagyan natin ng mga final na support para hindi talaga ganong gumalaw or umalog yung mga part mga lods. So, picturean ko muna ito mga lods para ibigay sa may-ari na ito mga lods. Yun mga lods, tapos ko ng picturean at videohan para i-send ko sa may-ari na ito. So, papakita ko sa inyo ang pag-package niya. Yan. So, ganito pala siya mga lods. Yan. Precise yung pagka-cut natin ng mga karton. Kaya, precise din ang pagkagawa ng pagka-box niya. Yan.
yun, Lods. Tapos ko nang i-tape siya. You know? Punong-puno ng tape. Di talaga yan, papasukan ng tubig. Kung papasukan man, konting tubig lang siguro or konting moist. At yun nga mga Lods, you know? Napaka kapal na niya. Ayan. Di na siya madaling mapisa dito na part. Ayan. Or mayupi. You know? Or dito. At dito rin. At lalo na dito sa taas. At dito rin sa baba. Ayan. All sides ay nagre-resist sa mga pressure, mga Lods. Ayan. Kung mahulog mo nito pa ganyan. Magre-resist yung mga ginawa nating support sa loob. Ayan. At kumuha pa ako ng karon pa dito. Ayan. At ito din. Mga iba pang order. So, meron ding o-order pa ng M690 shotgun. At ipapakto rin ng ganoon na proseso, mga Lods. So, kung meron kayong natutunan sa video na to, at kung nagustuhan nyo itong video na to, please give it a like. At kung bago ka pa lang dito sa channel na to, please subscribe at i-click mo yung notification bell para mabisuan ka sa susunod pa mga videos dito sa Unboxing Simulator. Yung